the Lord, at sa mga oras pong ito, ating pong ihanda ang ating pong mga Biblia sa pag-aaral po ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Sa mga oras pong ito, tapoy dara ako na sa pinakamalagang bahagi ng programa, pag-aaral ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Binibigay ko na pong pagkakataon sa ating pong beloved Orden Preacher, beloved Brother Boy Kaluya. Amen. Purihin pong ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you sa ating beloved MC, beloved Brother Pao Bondok. At nagpapabot din po ako, mga minamahal, ng taus-pusong pagbati sa mga minamahal po natin, mga webcast viewers, sa lahat po mga kapatiran po natin, Luzon, Visayas, Mindanao. Kumusta na po kayo? Maligayang-maligayang pakikinig at panunod po sa inyo. Maging sa mga kapatiran po natin sa Ibayong Dagat. Mga minamahal, patuloy po kaming nananalangin sa inyo. Pagpalain kayo at ingatan ng ating pinakamamahal Panginoon. Salamat po sa inyo nga patuloy na pagsubaybay at pagsuporta sa ating pambanal na programa dito po sa dako ng Olongga po City, mga minamahal ng Jesus Miracle Hour. Napapabot din po kong dobling paggalang sa ating minamahal at ginagalang na ebanghelista, Wilde Estrada Almeida, ang ating pong mahal na pastor, beloved pastor, the end time prophet of our loving God. Ngayon din sa lahat ng mga beloved children, the Almeida family, magandang gabi po. At patuloy po nating inaalala ang mga hindi malilimot ang aral ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, at ang pinakamataas na pagsambat, pagpupuri at pagluwalati ay ating pong ipinapaabot sa ating dakilang Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Kaya hindi po, mami naman, manalangin po muna tayo pang minsan pa bigyan tayo ng pananampalataya ng mahal na Panginoon at kumilos po ang kanyang makapangyarihang salita sa buhay natin. Tayo po'y manalangin. Opo, dakilat na pagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, humingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, mga pagkakamali, sa aming mga kasalanan. Dakilang Diyos, linisin po ang aming puso. Gawin mo po kaming karapat dapat magdala ng banal at sagradong salita. Pahiram mo ang aming mga labi, malapang ng banal na kamay upang maging pagpapala, maging daluyan ng pagpapala, spiritual ang pagpapala sa mga nakikinig. Abuti mo ang kalma pangailangan, may mga sakit, may mga karamdaman, malapang noon. Ikaw lamang ang aming puntanging pag-asa sa mga oras na ito, dakilang Diyos. At aming sinasaway latangguan ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, we bind up our darkness in Jesus' name. Amen and amen. Kaya hindi, mami na mahal, buksan natin ang ating mga pambungad na talata. Una-una itong 2 Chronicles chapter 20 verse 1 and 4. At mamaya ay sundan natin 2 Chronicles 20 verse 9 and 10 and talon ng 12. Kaya libasahin natin ang mga talata. Dito po sa aklat po ng ikalawang kronika, ang kabanatay 20, ang talatay 1 at hanggang 4, ganito po ang pagkasabi. At nangyari pagkatapos nito, na ang mga anak ni Moab at ang mga anak ni Ammon at pati ng iba sa mga Ammonita ay naparoon laban kay Josaphat upang makipagbaka. Na magkagayoy nagsiparoon ang iba na nagsipagsaysay kay Josaphat na nagsasabi, may lumalabas na isang lubhang karamihan laban sa iyo na mula sa dakuroon ng dagat na mula sa Syria. At narito sila'y nangasa Hason Tamar na siyang ingidi. Sa tres, at si Josaphat ay natakot at tumalagang hanapin ang Panginoon at siya'y nagtanyag ng ayuno sa buong Huda. 4. At ang Huda'y nagpipisan upang huminging tulong sa Panginoon. Sa mga tuwid bagay mula sa lahat na bayan ng Huda ay nagsiparoon upang hanapin ang Panginoon. Amen. Sa verse 9, 10 at talunan 12. Dito po sa verse 9 po, kung ang kasamaan ay dumating sa amin, ang tabak ng kahatulan o salot o kagutom, kami ay magsisitayo sa harap ng bahay na ito, sa harap mo sapagkat ang iyong pangalan ay nasa bahay na ito. At kami ay dadain sa iyo at aming pagdadalamhati at kami ay iyong didinggin at ililigtas. At ngayon, narito ang mga anak ni Ammon at ni Moab at ng sa bundok ng Sheer na hindi mo ipinalusob sa Israel nang sila'y magsilabas sa lupain ng Hipto, kundi kanilang nilikuan sila at hindi sila nilipol. Talon ng 12, O aming Diyos, hindi mo ba hahatulan sila sapagat wala kaming kaya laban sa malaking pulutong na ito
na paririto laban sa amin, ni hindi man nalalaman namin kung anong marapat gawin, ngunit ang aming mga mata ay nasa iyo. Amen. Amen. Naman lang ating pong pagsa ay pamamagatan po natin, when everything seems hopeless. Kung ang lahat ay tila wala ng pag-asa. Kung nawawalan na po tayo ng pag-asa. When everything seems hopeless. Alam niyo, maminamahal, sa panahong ito ay naharap po ang hindi lamang ang ating bansa. Ang buong mundo ay naharap sa iba't ibang pagsubok at mga kahirapan. Matinding problema, maminamahal. Nandiyan po ang pandemic, bankruptcy, famine, economic crisis, hardship, problem, at depression. Ang iba, maminamahal, hindi na po alam ang gagawin, saan sila tutungo, ano ang pagkukunan ng kanilang kabuhayan, kaya yung iba naubusan ng pag-asa. Yung iba, maminamahal, ay nagpakamatay na yung iba. Kaya nga, maminamahal, kung sa gantong pagkakataon, maminamahal, ay dumating sa atin ang mga ganito, ay dapat malaman natin kung ano ang dapat nating gawin when everything seems hopeless. Itinuturo sa banal na kaslatan, maminamahal, at nakatitiyak po tayo na ang Diyos lamang ang tangi pong pag-asa natin sa ganitong pagkakataon. Ha? Sa panahon ng when everything seems hopeless, sinabi ng banal na kaslatan, sinabi ni Diyosapat, mga minamahal, sa verse 12, ang sabi niya sa talata, maminamahal, O aming Diyos, hindi mo ba hahatulan sila sapagkat wala kaming kayang laban sa malaking pulutong na ito na naparirito laban sa amin. Hindi man namin nalalaman kung ano ang nararapat naming gawin, ngunit ang aming mga mata ay nakatingin sa iyo. Kaya nga, kailangan natin, maminamahal, tumingin sa ating mahal na Panginoon para sa pag-asa, para sa kaligtasan. Dito po sa mga talatang binasa po natin, maminamahal, ito pong problema ni Diyosapat ay gaya rin ang problema natin. Akalain mong nagkasabay-sabay ang kanyang problema. Na nagkasabay-sabay ang kanyang mga pagsubok na dumating sa kanya. Hindi niya akalain sa isang araw, maminamahal, yung kanyang mga dating kalaban na bansa na kanilang nilupig noon ay magbabangon sa kanya sa isang araw. Tatlong mga malalaking bansa ang lumusob sa kanya, maminamahal, ang tinatawag na Moab, Moabites, Ammonites, yung Ammon, at yung tinatawag na Mount Seir. Nagkasabay-sabay pa sila. Pagkatagalang coincidence, naisipan ng Moabites, naisipan ng Ammonites, at naisipan nitong taga yung bundok ng Seir, Mount Seir, na yun ang patakdang araw na lusubin si Diyosapat, mga minamahal. Nagkasabay-sabay pa sila. Kaya nga sa panig ni Diyosapat, mga minamahal, talagang siya po ay natakot. Siya po ay natakot, mga minamahal. Unang-una, mga minamahal, napakalaking bansa ang mga nakapaligid sa kanya. Ang Israel, mga minamahal, ay nahati pa sa dalawa. Nagkaroon pa ng tinatawag, mga minamahal, na divided kingdom, ang Israel. Ang Israel ay nahati sa Juda at sa bansang Israel. Israel at Juda. Pangalawa, kaunti ang kanilang bilang. Napakakunti nila sapagkat nagkaroon nga po, mga minamahal, ang divided kingdom. Pangatlo, mga minamahal, wala na silang ibang pag-asa na makipagkasundo sa mga ito. Dahil ito'y desididong lipulin, mga minamahal, lusubin sila at lipulin silang lahat. Kaya nga, mga minamahal, minsan sa ating mga buhay, sa ating mga mananampalataya, minsan ganyan, pinahintulutan ng Diyos, mga minamahal, magkasabay-sabay ang iyong problema. Magka-problema tayo sa pinansyal, dumating yung bill natin sa kuryente, tapos mabalitaan pa natin may mga kamag-anak tayong nadala sa ospital, tapos meron tayong nabalitaan yung ating asawa natanggal, mga minamahal, sa trabaho dahil sa lockdown, dahil sa pandemya. Tapos, mga minamahal, may mga nararamdaman pa tayo sa katawan na medyo inuubo, nilalagnat tayo, nagkasabay-sabay. Kaya parang hindi natin alam kung ano na yung ating gagawin. Kaya nga dito po sa mga talatang binasa po natin, ito pong Ammon, Moab,
at Mount Seir, ito po ay naglalarawan po ito sa buhay natin, yung pong mga problema natin, yung mga pagsubok natin na nagkasabay-sabay. Gaya ng mga nangyayari ngayon, yung economic crisis, pandemic, bankruptcy, famine, hardship, lahat nito, maminamalay, talagang nagkasabay-sabay pa ngayon. Na nagkasabay-sabay sila. Kaya nga, ano po ang dapat nating gawin? Ano ang dapat nating dapat na gawin pag tayo po'y dumarating sa ganitong pagkakataon, when everything seems hopeless? Mga minamal, tinuturuan po tayo ng banal na kasulatan. Dito po, maminamal, kung mababalikan natin ang talatang 3, sabi ng Biblia, ang ginawa ni Josapat, maminamal, para siya po ay matulungan ng Diyos. Sapagkat sa ganitong pagkakataon, sabi niya, wala nang ibang makakatulong sa amin o ikaw ay Diyos. Ikaw po, kami, sa iyo kami titingin. At sinabi ng Biblia, maminamal, tumingin ka sa mahalap Panginoon at ikaw ay maliligtas. Lahat ng bahagi ng lupa, sabi, magsitingin kayo sa Diyos at kayo'y maliligtas. Ganito ang ginawa ni Josapat. Ha? Unang-una, sabi ng verse 3, mga minamahal, set himself to seek the Lord. Mga minamahal, ito ang ginawa ni Josapat, mga minamahal, kung mababalikan natin ang verse 3, sinabi ng verse 3, mga minamahal, at tumalaga. At si Josapat ay natakot at tumalagang hanapin ang Panginoon, at siya'y nagtanyag ng ayuno sa buong Juda. Mga minamahal, set himself to seek the Lord. At sabi, proclaim fasting and prayer through all Judah. Mga minamahal, sila po ay, sabi ni Josapat, siya nagtanyag ng ayuno sa buong Juda. Sila po ay nag-ayuno. Hinanap nila ang ating pinakamamahalap sa pamagitan ng panalangin na may pag-aayuno. At pangatlo, sabi ng Biblia, kung babalikan natin ang verse 4, sabi ng Biblia, they gathered together to ask help of the Lord. They came to the house of God and pray. Sabi, ang Juday nagpipisan upang huminging tulong sa Panginoon sa mga tuwid, bagay mula sa lahat ng bayan ng Juda, at nagsiparoon upang hanapin ang Panginoon. Sila po'y nagkatipon-tipon, nagsama-sama. They gathered together to ask help for the Lord. Help of the Lord. Hiningi nila yung tulong ng ating mahalap Panginoon. Pumunta sila sa bahay ng Diyos. Kung saan sila nagkakatipon-tipon, kung saan sila, mga minamahal, nagkakasama-sama para sambay ng ating mahalap Panginoon, sila po, mga minamahal, ay nagtagpo, nagkita-kita, kung saan, mga minamahal, naroon ang presensya ng mahalap Panginoon, at sila po'y sabay-sabay na nalangin. Sabi ng verse 9, kung mababasa po natin dito, sabi ni Josapat, mga minamahal, nung siya'y nanalangin, ang sabi niya, kung ang kasamaan ay dumating sa amin, ang tabak ng kahatulan o salot o kagutom, kami ay magsisitayo sa harap ng bahay na ito at sa harap mo, sapagkat ang iyong pangalan ay nasa bahay na ito, at kami ay dadaing sa iyo, aming pagdadalamhatiin ang aming kaluluwa, at kami ay iyong diringgin at iyong ililigtas. Yes. Yan po ang kanilang panalangin, mga minamahal. At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, they trusted the Lord and to His prophet. Sabi ng verse 20, basahin po natin, mga minamahal, binigyan ni Josapat ng lakas ng loob ang mga mananampalataya, mga minamahal. Sabi niya, believe in the Lord your God, so shall ye be established. Believe His prophet, so shall ye prosper. Mga minamahal, sabi rito, basahin natin verse 20. Dito po sa 2 Chronicles 20 at ang talatay 20, at sila'y nagsibangong maaga sa kinamagahan at nagsilabas sa ilang ng Tekoa. At habang sila'y nagsisilabas, si Josapat ay tumayo at nagsabi, dinggin ninyo ako, O Juda, at ninyong mga taga-Jerusalem. Sumampalataya kayo sa Panginoon ninyong Diyos, sa gayoy matatatag kayo. Sumampalataya kayo sa kanyang mga propeta, sa gayoy giginhawa kayo. Amen. Mga minamahal, pinalakas ni Josapat ang loob ng mga mananampalataya sa Juda. Ang sabi niya, hear me, O Juda, and ye inhabitants of Jerusalem, believe in the Lord your God, and so shall ye be established. Believe His prophets, so shall be prosper. Sa ganitong pagkakataon, mga minamahal, kinakailangan natin lalong magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi, believe in the Lord your God. Tayo po, mga minamahal, ay lalong sumampalataya sa mahal na Panginoon upang tayo po'y maging matatag.
sa matinding mga pagsubok na ito, sa mga matinding dagok na dumarating sa buhay natin. At ang sabi, maminamal sumampalataya kayo sa kanyang mga propeta. Ha? At kayo ay giginhawa. Sabi, believe his prophet, so shall ye prosper. Mga minamal sampalataya na natin ang ating mahal na ebanghelista, ang ginagamit ng Diyos sa ministering ito, mga minamal, the end time prophet of our loving God. Ang sabi ng Biblia, believe his prophet, so shall ye prosper. Naranasan na natin yan, na, mga minamahal, kung paano tayo nagtiwala sa ginamit ng Diyos sa gawaing ito, kung kaya tayo po ngayon ay guminawa, kaya tayo po pinagpala, kaya tayo po, mga minamahal, ay umangat ang ating kabuhayan dahil sa sinampalatayan natin ang propeta sa ministeryong ito, sapagkat yan po'y utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, mga minamahal, narinig nyo sa mga patotoo, ang mga kapatiran natin, hindi sila, mga minamahal, na apektuhan sa pandemic. Habang ang buong mundo'y nawala ng trabaho, habang ang buong mundo, mga minamahal, ay nagigawos, ang mga mananampalataya ng Diyos, ang mga nagtitiwala sa mahal na Panginoon at nagtitiwala sa propeta ng Diyos, ay lalong umuunlad, lalong gumiginawa, lalong pinagpapala ng mahal na Panginoon. Yan po ay pangako ng Diyos. At ang sabi pa ng Biblia, kung babalikan po natin ang verse 21 and 22, 2 Chronicles 20, 21 and 22, mga minamahal, ano po ang kanilang ginawa nung sila'y nagkatipon-tipon pagkatapos nilang manalangin at mag-ayuno? Ano po ang ginawa nila sa pagharap sa mga matitinding problemang ito? Ha? Sa problema na kanilang inaharap, ano po ang kanilang ginawa? Basahin po natin sa 2 Chronicles 20, 21 and 22. Basahin natin. Dito po sa aklat ng ikalawang mga kronika, kapitulo 20, talatay 21 at 22. At nang sila'y makakuhang payo sa bayan, kanyang inihalal sa kanila ang magsisiawit sa Panginoon at magsisipuri sa ganda ng kabanalan habang sila'y nagsisilabas na nagpapauna sa hukbo at magsipagsabi, magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat ang kanyang kaawaan ay magpakailanman. 22. At nang sila'y magpasimulang magsiawit at magsipuri, ang Panginoon ay naglagay ng mga bakay laban sa mga anak ni Amon, ni Moab, at ng sa bundok ng Sher na nagsiparoon laban sa Huda at sila'y nangasugatan. Amen. Amen. Maminamal ang ginawa nila sa pagharap sa matinding problemang ito, sa mga pagsubok na yan. Ha? Tatlong bansa na nagkasabay-sabay na lumusob sa kanila. Ang ginawa nila, sabi ng Biblia, they praise and worship God. Ha? Sila po ay nagalal, mga minamahal, sabi, at siya ay nagalal sa kanila ng mga awit sa Panginoon at nagsipuri sa ganda ng kabanalan habang sila ay nagsisilabas na nagpapauna sa hukbo at nagsisipagsabi, magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat ang kanyang kaawaan ay magpakailanman. Mga minamahal, ganun po ang kanilang ginawa. Sila'y nagpuri. Sa panahon ng pagsubok, nagkasabay-sabay ang problema mo. Mga minamahal, huwag kang mawala ng tiwala sa Diyos. Lalo mong kailangan mo magtiwala sa mahal na Panginoon at kinakailangan mong sumandig, mga minamahal, sa pangaral ng mga propeta ng Diyos. Magtiwala tayo sa mga propeta ng Diyos. Sabi, matatatag tayo. Giginhawa tayo. At ang sabi pa ng banal na kasulatan, ano naging resulta ng kanilang ginawa, mga minamahal, na banal na paraan, ha? Para sila po ay matulungan ng Diyos. Ano po ang naging resulta? Sabi rito, basahin po natin, mga minamahal, ang verse 23 up to 25. Sabi ng Biblia, the trouble become great blessing and miracles. Ha? Yung problema nila, mga minamahal, ay inarap, naging pagpapala. Kaya, you can turn your trouble into miracles. Naging himala ng pagpapala. Yung problema na dumating sa kanila, ganun po, kapag tayo po'y nagtitiwala sa Diyos. You can turn your trouble into miracle. Kaya mong gawing himala. Kaya mong gawing pagpapala ang mga pagsubok, ang mga kahirapan, ang mga dumarating na hindi ka nais-nais sa buhay mo. Basahin natin yung talata. Dito po sa 2 Kronika 20, ang talata 23 hanggang 25. Sapagkat ang mga anak ni Amon at ni Moab ay nagsitayo laban sa mga tagabundok ng Sher upang lubos na magsipatay at lipulin sila, at nang sila'y makatapos sa mga tagabundok ng Sher, bawat isa'y tumulong na lumipol sa iba. At nang ang Huda ay dumating
sa bantayang muog sa ilang, sila'y nagsitingin sa karamihan at narito, mga bangkay na nakabuwal sa lupa at walang nakatanan. 25 huling talata. At nang si Josapat at ang kanyang bayan ay nagsiparon upang kunin ang Samsam sa kanila, kanilang nasumpungan sa kanila na sagana ay ang mga kayamanan at mga bangkay at ang mga mahalagang hiyas na kanilang mga sinamsam para sa kanilang sarili na higit kaysa kanilang madala, at sila'y nagsidoon ng 3 araw sa pagkuha ng Samsam na totoong marami. Amen. Mga minamahal, yan po ang naging resulta ng kanilang pagtitiwala sa mahalap Panginoon. Their trouble become great blessing and miracles. Akalain mo mga minamahal, nagkasabay-sabay yung tatlong mga malalaking bansa para sila po lipulin, para sila po mga minamahal ay patayin lahat, ubusin sila. Pero mga minamahal, na sila'y nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon, their trouble become great blessing and miracles. Hindi akalain mga minamahal ng Amon, nalulusob yung Moab. At hindi akalain mga minamahal ng Amon at Moab, nalulusob din ang Mount Seir. Kaya ginulo ng Diyos ang isip nila. Nilusob ng Moab ang Amon, mga minamahal, sila ang nagpatayan. At pagkatapos nilang mga minamahal lusubin ang isa't isa, yung natira, yung nabuhay sa Allah, sama-sama nilang nilusob yung Mount Seir. Sila mismo ang nagpatayan, mga minamahal, ginulo ang isip nila ng ating mahal na Panginoon Diyos, sapagkat hindi nila akalain na magkakasabay-sabay sila. Akala ng Moab, mga minamahal, yung Israelites, ito yung mga Ammonites. Nilusob nila yung Ammonites, akala lang mga Israelites. Kaya nung naubos nila, mga minamahal, pagkatapos nito, lusubin ng Moab ang Ammonites, nilusob naman nila ang Mount Seir, akala nila mga Israelita. Habang ang mga Israelita na nagtitiwala sa Diyos, wala silang ibang ginawa, kundi magpuri, umawit sa ating pinakamamahal Panginoon, ginawa lang nila ang kalooban ng Diyos. Kaya nga, great trouble, they trouble become great blessing and miracles. Yung kanilang matinding problema, matinding kaguluhan, mga inaharap na mga kahirapan, mga minamahal, naging pagpapala pa sa kanila. Sabi ng Biblia, 3 araw silang nagakot ng kayamanan. 3 araw, hindi nila kayang ubusin lahat ng mga kayamanan, mga minamahal, na galing sa kanilang mga kaaway. Ang sabi, at nang makita ni Josapat ang kanyang bayan ay nagsiparoon upang kunin ang Samsam sa kanila, at kanilang nasumpungan sa kanila na sagana ay mga kayamanan at mga bangkay at mga mahalagang hiyas na kanilang mga sinamsam para sa kanilang sarili na higit kaysa sa kanilang madala, at sila'y nagsiparoon ng 3 araw sa pagkuha ng Samsam na totoong napakarami. Imagine, 3 araw nag-aakot ng ginto, hindi maubos-ubos. Ang dami na nilang nag-aakot. Ang dami nilang nag-aakot, hindi pa naubos. Yun ang sinabi, mga minamahal, na yung kanilang problema, yung kanilang mga pagsubok na dumating sa buhay nila, become great blessing and miracles. Yes, right. Walang imposible sa Diyos, mga minamahal. Kaya nga, ngayon, mga minamahal, ano po yung tinatawag na kahirapan ngayon na hinarap natin? The universality of trouble. Yung mga nangyayari sa paligid natin, mga minamahal, yung pandemic, yung quarantine, yung bankruptcy, yung pong famine, economic crisis, calamity, epidemic, lahat ng bagay na yan, mga minamahal, yan po, mga minamahal, ay kayang gawing great miracles, great blessing sa atin, mga minamahal, kapag tayo po ay humawak sa mga banal na salita ng Diyos. Sinabi ng banal na salitang Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Hindi nagbabago ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi nagbabago, mga minamahal, ang kalooban ng Diyos, ang katwiran ng Diyos. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Idadagdag na lang sa iyo ng mahal na Panginoon. Magtiwala ka lang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, troubles come to both Christian and non-Christian. Ang mga kahirapan na yan, ang mga pagsubok na yan, ang mga nangyayari sa paligid natin, maging tayong mga mananampalataya ay makakaranas niyan. Maging ang mga hindi mananampalataya, pero ang pagkakaiba natin sa hindi mananampalataya, meron tayong Diyos na matatakbuhan. Meron tayong Diyos na matatawagan. Sinabi ng Biblia, call unto me and I will answer thee,
and shall do great and mighty things which thou knowest not. Lahat ng tao makakaranas, both Christian and non-Christian, mararanasan ito. Maranasan natin ang mga kaguluhan na yan, mga minamahal. Pero tandaan po natin, sinabi ng banal na salatang, mga minamahal, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. At magpapakita ako sa iyo ng mga dakilang bagay na hindi mo nalalaman. Sinabi ng Biblia, ang pangalan ng Panginoon ay matibay na muog, tatakbuhan ng matutuwid, at sila'y maliligtas. Basahin natin ang talata, mga minamahal, dito po sa Jeremias 33 verse 3 at dito po sa Proverbs 18 verse 10. Basahin natin mga talata. Dito po sa aklat po ng Jeremias kapitulo 33, ang talata ay 3. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. At ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at mahihirap na hindi mo nangalalaman. Amen. Dito po sa Kawikahan, ang kabanata ay 18 at ang talata ay 10. Ganito po ang pagkasabi. Ang pangalan ng Panginoon ay matibay na muog, tinatakbuhan ng matuwid at naliligtas. Amen. Mga minamahal, yan po ang pagkakaiba natin sa mga hindi mananampalataya. Totoo yun, mga minamahal, troubles come to both Christian and non-Christian. Pero ang pagkakaiba natin sa kanila, mayroon tayong Diyos na tinatawagan. Mayroon tayong strong tower na matatakbuhan. Hindi mo na kinakailangan tumakbo, mga minamahal. Tawagin mo lang ang kanyang makapangyarihan pangalan, siya na ang tatakbo sa iyo. Siya na ang magliligtas sa iyo, siya na ang hahabol sa iyo. Siya na, mga minamahal, ang magmamadali para tulungan ka, ang ating dakilang Diyos. Ang pangalan ng Panginoon ay matibay na muog, tinatakbuhan na matutuwid at sila ay maliligtas. Pag tinawag mo ang mahal Panginoon, nagmamadali po yan sa paglapit sa iyo. Magmamadali ang Diyos, mga minamahal, para tulungan ka, sapagkat ang kanyang pangalan ay matibay na muog. Yes. Kaya nga, mga minamahal, bakit pinahintulutan ng mahal Panginoon, minsan nangyayari mga bagay na yan. Sabi nga na Isaiah 45 verse 7, mga minamahal, pinahintulot ng Diyos ang kabutihan at ang kasamaan, ang kadiliman at ang kaliwanagan. Ang lahat ng bagay nito ay responsable ang Diyos. Pinahintulot niyan, sabi rito sa Isaiah 45 verse 7, kaya lidagdag natin yung talatang ito. Dito po sa aklat ng Isaiah, kapitulo 45, talata 7. Aking inilalagay ang liwanag at nililikha ko ang kadiliman. Ako'y gumagawa ng kapayapaan at lumilikha ako ng kasamaan. Ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat na bagay na ito. Amen. Amen. Yan po ay gawa ng Diyos. Pinaintulot niya yan, mga minamahal. Siya po ang gumagawa ng kasamaan at kabutihan. Siya ang gumagawa ng kaliwanagan at ng kaliwanagan. Lahat ng mga bagay nito, sabi niya, ako ang gumawa nito. Bakit pinaintulot ng ating pinakamamahal Panginoon ang bagay nito? Mga minamahal, gusto niya na tayong mga mananampalataya ay maging handa sa pagbabalik niya. Magpakainit. Magpakainit tayo sa paglilingkod sa Diyos, kasi pag hindi nangyari ang mga bagay nito, mga minamahal, maraming mga Kristiyano ang nagwawalang bahala sa kanilang kaligtasan. Napopokus ang kanilang mga isip sa mga bagay na material. Napupokus ang isip nila sa sanlibutan. Ha? Sabi ng Biblia, ilagat nyo ang inyong mga isip sa mga bagay na nasa itaas na kinaroroonan ng mahal na Panginoon Jesu Kristo, huwag sa mga bagay dito sa lupa. Sabi ng Colossians 3:2. Huwag nating ilagak ang ating isip sa mga bagay dito sa lupa, kundi ilagak natin doon sa langit. Maging heavenly minded tayo. At sa mga hindi mananampalataya, mga minamahal, sinabi po ng Deuteronomy chapter 4 verse 29 up to 31, pinahintulot ito ng mahal Panginoon para hanapin natin siya. Ha? Para tayo po, mga minamahal, ay makasumpong ng katotohanan. Sabi, sa panahon ng ating kagipitan, sa panahon ng ating kapigatian, hahanapin natin ang Diyos. Ha? Yan po'y paraan para hanapin natin ang mahal Panginoon, kasi mas nakakatakot po ang impyerno at ang dagat-dagat ng apoy kesa sa mga nararanasan natin dito sa mundo. Ang epidemya yan, mga minamahal, ay yan, hindi gaano nakakatakot yan. Ang karamdaman, hindi nakakatakot yan. Ang kahirapan, hindi nakakatakot yan. Ha? Mas nakakatakot ang impyerno pagkatapos itapong ka pa sa dagat-dagat ng apoy, isapagat wala na pong pag-asa pagdating dyan sa kabilang buhay. Kaya sabi rito, pinahintulot ng Diyos yan, sabi ng Deuteronomy chapter 4 verse 29 up to 31, para hanapin natin ang tunay na Diyos at masusumpungan natin siya kung hahanapin natin siya sa panahon ng ating kagipitan, panahon ng ating kapigatian, masusumpungan natin siya kung hahanapin natin siya ng buong puso, ng buong kaluluwa natin at buong pag-iisip natin. Basahin natin Deuteronomy 4:29 to 31. Dito po sa Deuteronomy
Kabanatay 4, talatay 29 hanggang 31. Ngunit mula roon ay iyong hanapin ang Panginoon mong Diyos at iyong masusumpungan kung iyong hanapin siya ng buo mong puso at ng buo mong kaluluwa. Pagka ikaw ay nasa kapigatian at ang lahat ng mga bagay na ito ay dumating sa iyo sa mga huling araw, ay magbabalik loob ka sa Panginoon mong Diyos at iyong didinggin ang kanyang tinig. 31, huling talata, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay maawaing Diyos, hindi kanya pababayaan, nililipulin kanya, ni kalilimutan ang tipan sa iyong mga magulang na kanyang isinumpa sa kanila. Amen. Yan po pala ang layunin, Mami Namal, bakit pinaintulot ng Diyos yan. Ha? Yan ay blessing in disguise. Kasi hanggat hindi natin, Mami Namal, makikilala ang ating pinakamamahal Panginoon sa buong katotohanan, mananatili po tayong ligaw. Mananatili po tayong nalilis ng landas. Akala natin tama po yung ating pinaglilingkuran Diyos na ginawa ng kamay ng tao. Ha? Sabi nga sa verse 29, Mami Namal, o 28, sabi rito, Mami Namal, mula sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na may mga kamay hindi nakakatangan, sabi po rito, doon ay maglilingkod ka sa mga Diyos na yari sa kamay ng mga tao, sa kaway at bato na hindi nakakakita, hindi nakakarinig, ni nakakain at hindi nakakaamoy. Ha? Mula sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na yari sa kamay ng tao, kahoy at bato, ay hahanapin mo ang Panginoon mong Diyos at iyong masusumpungan kung iyong hahanapin siya ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, pagka ikaw ay nasa kapigatian. At lahat ng mga bagay na ito'y dumating sa iyo, sa mga huling araw ay magbabalik loob ka sa Panginoon mong Diyos at didinggin mo ang kanyang tinig. Pakikinggan mo ang kanyang salita kasi hanggat hindi mo, mga minamal, maranasan ang kahirapang ito, ang mga pagsubok na ito, mananatili ka, mga minamal, sa iyong sariling baluktot na katwiran na dito na ako nagkaisip, dito na ako namamatay, dito na ako namulat, dito na ako pipikit. Yan po'y katwiran ng mga mangmang, mga minamahal. Kaya nga pinaintulutan ng Diyos ang mga bagay na darating sa mundo, ang mga bagay na ito para hanapin natin siya mula sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Mga minamahal, manunumbalik tayo sa tunay na Diyos. Hanapin natin siya upang makilala natin siya. Paano natin makikilala ang mahal na Panginoon? Hindi sa pamagitan ng ating kinagisnang reliyon, hindi dahil sa pagpapakilala ng ating mga magulang. Mga minamahal, ang paraan para makilala natin siya dito sa huling talata, sa Job 22 verse 21 and 22, pakikinggan mo ang kanyang banal na salita. Sabi po rito. Dito po sa kalat ng Job, kapitulo 22, ang talata po ya, 21 at 22. Sabi dito, makipagkilala ka sa kanya at ikaw ay mapayapa. Ano pa't ang mabuti ay darating sa iyo? Sa 22, iyong tanggapin, isinasama ko sa iyo ang kautusan mula sa kanyang bibig at ilagak mo ang kanyang mga salita sa iyong puso. Amen. Amen. Yan po, Mami na Mahal, ang paraan para makilala mo siya. Ha? Sabi, makipagkilala ka sa kanya at ikaw ay magiging payapa. Ano pat ang mabuti darating sa iyo? Pag nakipagkilala ka sa mahal na Panginoon, Mami na Mahal, tinanggap mo siya bilang sariling tagapagligtas, nakilala mo ang tunay na Diyos. Ha? Ang sabi ng banal na kasulatan, ikaw ay magiging payapa at mabuti ang darating sa iyo. Kaya katulad na nangyari kay Josaphat, yung kanilang problema, Mami Namal, yung kanilang great trouble, naging great miracles, naging great blessing, Mami Namal. You can turn your trouble into miracles. Ganyan ang gagawin ng Diyos. Sabi, kapag nakipagkilala ka sa kanya, ikaw ay magiging payapa. Ano ba't ang mabuti darating sa iyo? Yes. Ha? At ang sabi ng verse 22, paano makikilala ang mahal na Panginoon? Iyong tanggapin. Isinasamo ko sa iyo ang kanyang kautusan mula sa kanyang bibig at ilagak mo ang kanyang mga salita sa iyong puso. Para makilala mo ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal, tanggapin mo ang kanyang banal na salita. Ang kanyang kautusan, sa kanyang bibig, ilagak mo ang kanyang salita sa iyong puso. Buksan mo ang iyong puso, mga minamahal, para pumasok ang banal na salita ng Diyos at nang sa gayon, magkaroon ka ng tunay na pananampalataya sa tunay na Diyos. At ang sabi ng Biblia, tanggapin mo siya bilang sariling tagapagligtas. Sabi ng John 1:12, ang sino man tumanggap sa kanya, ay binibigyan niya ng karapatan tawaging anak ng Diyos sa makatuwid ay ang sumampalataya sa kanyang banal na pangalan.
Kaya sa gabing ito, habang napapakinggan niyo awiting I Give You Jesus, mga minamalbuksan niyo po yung mga puso. Tanggapin niyo ang salita ng Diyos. Tanggapin niyo ang mahal na Panginoon bilang tagapagligtas, hari ng inyong buhay. Wala na tayong ibang malalapitan, mga minamahal. Hopeless na tayo. Pero si Kristo, sabi ng Biblia, looking for the blessed hope, the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Siya na lamang ang natitira nating tanging pag-asa, ang mahal na Panginoon Diyos, ang ating dakilang Diyos at tagapagligtas, ang mahal na Panginoon Jesus Kristo. Tanggapin niyo siya bilang sariling tagapagligtas. Sumunod po kayo sa panalangin, banggitin niyo po. Sabi niyo, dakilang Ama sa langit, ako po isang makasalanan. Malapang nananampalataya po ako sa mga salita mo na pakinggan ko. Patawarin mo po ako, tinatanggap kita bilang aking sariling tagapagligtas. Mala Panginoon, baguhin mo po ako. Gawin mo po akong tunay na anak mo sa isip, sa salita at katotohanan. Iligtas mo po ako sa sampu ng aking mahal sa buhay. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, in Jesus' name, amen and amen.